Wow! The best! Sa baryo ng Pugomboa sa bayan ng Aguilar, Pangasinan, ako ay napadpad. Alas 6 ng umaga, sa labas ng aking tinutuluyan, ganito ang bumubungad sa akin. Langhap ko ang simoy ng hangin, naramdam ko talagang nasa probinsya ako. Tahimik, maaliwalas, huni ng mga ibon, ingay ng mga alagang hayop, ang aking naririnig. Malayo sa ingay ng kalsada ng Kamaynilaan. O diba, masarap mag-unwind lalong-lalo na kung bago ka sa isang lugar. Adventure kumbaga. Siya si Nanay Nol, ang sasama sa atin sa video na ito, simula sa pamimili ng mga sangkap ng bibingka hanggang sa proseso ng pagluto nito. Kami ay nag-aalmusal lang sa ganun, bandang 7:30 ay makaalis kami at hindi kami gutom para pumunta at mamili sa palengke. At pagkatapos na namin kumain ay umalis na kami at sa di kalayuan sa kanilang bahay, madadaan na namin ang malawak na taniman ng palay na napakasarap sa mata. Kasama din pala namin mamili ang kanyang asawa na si Tatay Nick. Siyempre nakaskay kami sa kanilang tricycle. At dumating kami sa palengke ng mga 7:45 AM. 10 minutes to 15 minutes lang kapag nakatricycle ka papuntang bayan ng Aguilar galing sa kanilang baryo. Nyog, nyog, tsaka sugar, tsaka malagkit. Bibili na kami ng pambibingka, guys. So, una namin bibilihin ay malagkit. Ang araw na ito ay Friday. Good timing ang pagpunta ko kasi ito ang araw ng palengke. Maraming sariwang gulay, prutas, isda at iba pa na mamibili. Pero ang una natin bibilihin ay mga sangkap para sa ating paggawa ng bibingka. At dito nga kami bibili ng malagkit. Good morning po. Dwarang kilon ang sakit. Excited na akong makita ang proseso ng paggawa ng kanilang bibingka. Ngayon naman, susunod natin ang pagbili ng sugar. At para naman sa wash sugar, dito naming napiling bumili. Sa Posadas Mendoza Store. Hello po, good morning. Hello. Oy, welcome to our vlog. Imis ka ni Jai, kaya bro! Good morning po! Bukod sa mukhang kompleto ang mga paninda nila dito, napaka-energetic at masiyahin pa ang bungad nila sa mga mamimili. At syempre, di mawawala ang pag-promote ng ating channel. Mga ano po siya, cooking channel? Thank you po, ma'am. Ano pa pangalan nyo? Joanne. Joanne, Ate Joanne. Bye-bye po. Salamat. Posada stop. Tama. Sige po, bye-bye. Thank you po. At sa bibingka na gagawin natin, kailangan ng gata. Kaya dumaan kami ni Nanay Nol sa tindahan ng mga gata para bumili nito. Kape ka dyan. Tatlo, ano? Tatlo po? Kasi medyo maliit. Mas mainam na pumili ng gata na mula sa malalaking niyog dahil ito ay maaaring magbigay ng mas malapot na katas. Ang galing pumili ni Nanay Nol ng niyog. Bale, 3 niyog ang aming binili. Dapat kung pipili tayo ng gata, dapat ito ay fresh. Sariwang niyog, para masigurado nating masarap at hindi naaabot ng mga kemikal dahil sa matagal na packaging. Kaya naman, kapag gagawa tayo ng bibingka, kailangan siguraduhin natin na sariwa at maganda ang kalidad nito bago gamitin sa pagluto. Thank you.
konting ingredients lang ang meron ng bibingka, kaya naman mabilis kaming natapos sa pamimili. Kulang-kulang isang oras ang pamamasyal namin sa palengke nila dito sa Aguilar. At nag-enjoy ako. Kita naman sa aking pagmumuka. Bili namin 2 kilo. Tapos ibababad. Ibababad siya. Okay, nanay. Tugin lang po. At nang makarating na nga kami sa kanilang bahay, agad-agad ibinabad ni Nanay Nol sa tubig ang malagkit na rice. Ang purpose nito? Upang magbigay ng tamang consistency at lapot sa bibingka, kailangan itong ibabad sa tubig. Ginagawa ito upang maging mas makapel at malambot ang tekstura ng bibingka habang nagkukulong sa loob ng hurno. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagbabad ng malagkit na bigas sa tubig, nabibigyan ito ng tamang moisture para maiwasan ang pagkatuyo nito habang niluluto sa oven. O kaya, habang niluluto sa kalan. Gumagawa na yan. Lagyan na ng bababad sa tubig. Ibababad sa tubig. Hot water? Mainit na tubig. Kasi para madali na. Ang traditional way ng pagbababad ng tubig sa malagkit ay overnight para mas malambot. Pero in our case, kinailangan madaliin. Babalik lang kasi ako ng Maynila ng madaling araw. Pero nakakasigurado naman daw si nanay na masarap ito. Tignan natin ang maaaring kalabasan ng pagbabad ng malagkit sa mainit na tubig. 2 o 3 oras lang daw ito dapat ibabad. Ibabad natin siya sa tubig ng mga 3 o 2 oras. Hi Chanel! Good morning! Kung malambot na, nay? Hindi pa masyado. Dapat malambot na malambot siya. At habang naghihintay sa susunod na proseso sa paggawa ng bibingka, naligo muna ang inyong auntie para kahit papano fresh tayo sa panunood sa paggawa. Si Nanay Nol naman ay walang sinasayang na oras. Patuloy siya sa paghahanda ng mga kagamitan na gagamitin namin sa pagluto ng bibingka. At dito naman tinanong ko si nanay kung matibay ba ang pinaglagyan namin ng lutuan ng bibingka kasi mukhang mabigat ito at nakakasigurado daw siya na matibay ito. At ang tawag daw sa kanilang lutuan at sa aming pag-iintay na lumambot ang malagkit, naghanda muna si Nanay Nol ng aming tanghalian. At pagkatapos ni Nanay Nol magluto ng aming tanghalian, kinuha niya ang abo sa kanyang pinaglutuan at inilagay niya dito sa aming pantakip at gagamiting pangluto ng bibingka. Tinulungan kami ng kanyang anak na si Son para kumuha ng dahon ng saging. Maraming mga bagay ang nakakamiss maranasan ulit kapag ikaw ay dati nang sa probinsya nakatira. Maaring na-experience mo din ito.
Isa na dito ang mga halamang libre mong nakukuha sa inyong bakuran o nahihingi sa kapitbahay. At kapag nasa syudad ka kasi, binibili ito, kagaya na lamang ng dahon ng saging. Ang daming ano, oh. Dahon ng saging. Alam mo na yung binibili, di ba? Binibili. Tapos binibenta sa mga kalengke. Hindi nga gumagawa ng dahon. Ang dita sa may ikiyak-yak na ba? Okay na to, di ba, Nay? Ilalagay doon sa ilalim. Tapos ito yung sa pag-aan. Ang ginugupit ni Nanay noon ay underliner sa bibingkaan. Madaming layer ng dahon ng saging ang kakailanganin natin para masigurado na hindi ito tutulo. At ang malaking dahon ng saging na ito naman ay ang final layer na paglalagyan ng mixture. Ngunit hindi pa nagtatapos sa paghuhugis ng dahon ang paghahandaan natin dahil kailangan pa natin itong painitan. Kaya naman ngayon inihahanda ni Nanay Nol ang apoy na gagamitin para painitan ang dahon ng saging. Ang pagpapainit pala ng dahon ng saging ay isang tradisyonal na paraan ng pagluluto, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. At isa pang rason ng pagpapainit ng dahon ng saging ay nagkakaroon ito ng natural na lasa at aroma sa kahit anumang pagkain, lalong-lalo na sa mga lutong gulay, seafood at pagsasaing. At syempre, hindi mawawala ang bibingka. Oras na para mananghalian. Samahan niyo muna kaming kumain. Ang inihain pala ni Nanay ay pritong bangus at pakbet. Ang sarap ng pakbet, lalong-lalo na ang bunga ng malunggay. Oh, walang sayang. Kinakain ng animals. At dahil na ihanda na natin ang ating paglulutuan, oras na para paglagyan ng kunting asin. Asin? Siguro, ang paglalagay ng asin ay para mabalanse ang lasa ng asukal at ng tamis at alat. At sa pagkakaalam ko, ang asin ay nagpapatigas ng malagkit at nagbibigay ito ng tamang alat sa dish na kung saan nakakatulong sa pagpapalapit ng lasa ng ibang sangkap kagaya ng asukal at gata. Mga ilang asukal yan? Lima. Limang pack yan. Limang tigwa 1/4. Limang tigwa 1/4. So, 2 kilong malagkit. Sa twist sa ating puto pares, tapos ba't lumunyog kami? At
At nang maihalo na ni nanay ang mixture, agad-agad kaming pumunta sa labas para ilagay na ang dahon ng saging sa aming paglulutuan. At oras na para ilagay ang ating mixture sa ating kalan. Pinatawag nila itong bibingkaan. Bibingkaan. At kagaya nga ng pinakita ko sa inyo kanina, tatakpan lang natin ito ng malaking kawa na doon natin nalagay sa ibabaw ang apoy. Yung dahon, ito po, mahirap to. Kagaya nito. Kailangan iningatan yan. Kailangan iingatan. Kasi pag nabutas lahat ng ano sa baba, lahat pumupunta. Yung ano po, yung gata. Sa baba pupunta. Kaya hindi manuluto. Masiluot daw. Masiluot? So, asmatika ka rin ata ah. Masiluot. Ang dalawang cute na batang ito ay apo ni Nanay Nol, si Jill at si Sophie. At dahil kailangan din nating tumulong, ito lang natatangin na itulong ko sa buong video na ito. Ang maghalo ng apoy sa ibabaw ng ating bibingka. Make sure daw kasi, sabi ni Nanay Nol, na pantay yung mga apoy para pantay din yung pagkaluto or pagkaramelize on top ng sugar sa bibingka. Para maganda siyang tignan for presentation, kumbaga. Marami na, puro. Iba. Ito na, gusto ko ito, maniba lang. Ah, nagpapa-order ka nito. Meet Ate Lynn, isa siyang full-time housewife. Pinapart-time niya din ang pagluluto ng bibingka. By orders daw ang kanyang paggawa at madalas kapag may fiestahan, birthday, minsan para pag may patay. Matagal siya gawin. Kayo, di ba? Mahirap. Mainit. Tapos matagal. Ano na, nipis yung... Matagal talagang gawin ang bibingka. Inaabot ito ng 8 hours, 7 hours to 8 hours. Kaya naman, napakain muna ako ng mangga. Mga 1.5 hours ng pagluto nito, ganito ang itsura niya. Sige, tama init. Pulang ni Jed Basin. Ang pamilya nun. At kapag naluluto na ang ibabaw, kailangan nang i-transfer ng mga abo at kaunting apoy sa ilalim ng kalan ng pinaglulutuan natin ng bibingka para ma-even at mas lalong maluto ang ating mixture. Wow! The best! Merong part na hindi pa masyadong caramelize on top. Kaya naman nilagyan pa ito ni Nanay Nol ng apoy sa parte na kung saan hindi pa masyadong caramelize. Pero sa mga oras na ito, ang bibingka natin ay luto na. Kailangan na lang nating makuha ang tamang color at tamang pagkaramelize ng sugar. At ito na nga ang final product ng ating bibingka. Cute-cute nila nun. Oo, ang sarap niya. Wow, Reese! Wow, ang ganda rin ang pagkakagawa niyo! Thank you.
I hope you like this video, my friends. Please help me grow by subscribing and comment down below kung nagustuhan mo ang video na to. I would love to hear from you. Bye-bye, until next time. See you.